Yun, what's up mga kalakotoy, no? Isa na namang NFT game review daw. May NFT game review ako ngayon, 11 November 3, 2021, 11:54 PM na. Okay, so minakita lang ako itong Arms Legends, okay? So, kung titignan mo yung website nila, ito na yun, Arms Legend. Dalawa lang pagpipilian mo. This is my first time to encounter na ganito ang kanilang website, which is dalawa lang. Is either player or community. Pag si community ang napindot mo, ito, literal na community. Ayan, so tignan natin din tong website. So, kung titignan mo yung website, as is where is, straight to the point. Diba? Tapos meron din nakalagay dito, first ever play to earn with zero. Ito medyo kakaiba, no? Hinahanap ko yung tokenomics kasi nito, hindi ko makikita eh. So, ito lang nakalagay, with zero team token and 90% gameplay incentive. So, which is medyo kakaiba talaga as it for me na makita ng... Kasi kahit pa paano yung iba, 10%, 15%, or 20%, minsan 5%. Pinakamababa ko na nakita na review is 3. Sa kanila, 0. Medyo, ayan ah. Medyo hindi ko naman kayo pinipilit maglaro dito sa game na to, which is I'm nire-review ko lang siya. Kung may gustong pumasok para matignan natin lahat, okay? So may Philippine channel naman na dito. Well, ang Philippine channel naman is hindi naman yan laging nawawala in terms of NFT games, no? Halos lahat nandyan naman na yan siya. So ngayon, kung titignan nyo naman yung play, basic lang yan. Pupunta lang kayo kay... Dito lang, sa pisong... Ayan na, ito na yung play. Diba? Nabasa ko, which is, ewan ko lang kung totoo ha. Tignan natin yun. Yung nabasa kong yun, na regarding yun sa ano, sabihin na natin. Nabasa ko sa Telegram nila, na under daw to, ng Oracle Rewards. Alam nyo naman, kapag under ng Oracle, diba, hindi naman siya walwalan din sa sahod. Yung arms niya, literally arms talaga ang laro nyo. Halo-halo yan, which is parang yun nandito. Thanos versus tissue paper, no? Siyempre, mananaig yung tissue paper dyan. So, ito na yung kanilang website. So, ang ano niyan, yung 11.11 PORT or para protein yan. Kung titignan mo yung 11.11 yan, wala kasi akong, wala pa, di ko alam kung listed na sila sa CoinGecko. Diba? Mahirap kasi din pasok kayo ng pasok. Di ko lang alam kung ito, hindi. Pero hindi, hindi siya proton eh. Okay, so ang binaginawa ko lang ba siyan kay PancakeSwap na lang. Which is, yung PORT, nakuha ko yung contract address nila sa kalob-looban pa, 11.11. 11.11. So, ang price niyan ngayon, as of November 3, 2021, 11.58, no? So, punta lang kayo ng BNB. Ayan, space nyo lang dito. Initial investment nyo dyan, 5607. Plus another... 0.05 pa na ano, BNB. So 0.05. So mga more or less nasa 7,000, no? Ang inyong initial investment dito kay Arms, which is first time ko lang din makita ng NFT na ang ginagamit ay Arms lang talaga. So unahan ko na rin kayo, possible click to earn talaga to. And then, yung mechanics naman niya is parang ipalalakihin nyo or yung ibuboost nyo yung arms nyo. Ito. So, kung titignan nyo yung website niya, this is my first time din. Mas matipid pa to kay Black Farm Club. No? So, ito, may collections. Ayan. Wala ako nyan. Marketplace will be available sa ano, November 5. Ayan. Tapos, sa staking, available siya. Staking and lottery will be available on November 9. Okay? So, hindi ko alam kung ano November 9 to. Baka 2022 or 2030. Basta nilagay lang nila November 9 lang. Okay? So, ako kasi yung tao na pag hindi mo sinabi kung anong buwan yan, hindi ko i-assume na yan yun. Okay? Yun yung aking pananaw. So,
Okay, so ito yung kanilang ano, yung claim tokens, yun lang di kasi ako nakasali dito. So sa public sale, ayan, tapos na ano, sold na. Ayan, 500,000 BNB ang naan nila. Okay, so sold na yan. Sa claim token, wala. You did not participate in the public sale. So sa collection is wala ko niyan. So delete na natin yung iba. Tapos ito na yung, kung titignan nyo yung ano, docs. Ito na yung docs. Okay, so sa top right, may staking. Tapos may bonus. Yun nga lang, November 9 pa to ha. Sana ngayong taon. Kasi wala sila nilagay kung anong taon to. Okay. So, punta tayo dito. Kung nakikita nyo na din dito pala, yung arms ay na audit ni Desert Swap. Ayan. Desert Swap ang nag-audit. Ayan. Okay. Tapos, punta tayo dito sa Genesis. Ayan nga. Tapos na to. Genesis sale. Ayan. 0.3 BNB round 1, no? Limited lang yung Genesis kasi kung titignan mo, 300 lang yung ano. 300 arms lang. Ito mayangas parang Spider-Man na black. Okay. So, meron din dito na ano, rarity. Alam nyo naman, kapag may mga rarity. So, kabahan na kayo dyan, no? So, ito yung isa, yung introduction. So, hindi na natin yan papasadahan. Ngayon, kung gusto nyo, wala pa kayong MetaMask, create na kayo na MetaMask. May guide naman sila dito. Okay? So, ERC721. Tapos, ang kanilang ano, to mint an arms is necessary to have PROT and BNB. Yun nga yung sinabi ko. Tapos, every PRT used are sent to the contract that handles fight rewards. So, in Genesis, di ko rin tatanakan kasi tapos na siya. Fight and earn. No, hanap. Yun lang wala sila nilagay dito kung anong itsura ng fight and earn. Pero parang click turn lang to kasi ganito lang yun eh. Ayan, parang punong braso lang talaga. Okay? So, once you have recruited, yung ano, yung kanilang ano, this ano, yung kanilang mga characters or yung arms, magkakaroon to ng ano, ng ang tawag nito ng rarity. So, fights are on-chain transaction that take power. So, yan nga, kailangan nyo. Ito yung nakalagay. O, diba? Nabasa na natin. Rewards are always calculated in dollars and converted to PROT, equivalent in the real time using an oracle in order to have a sustainable and healthy economy. Alam nyo naman kapag may oracle, no? Pero depende pa rin. Okay? Kasi si Crypto Mines yun, may oracle yun. Tapos may mga other games pa na mga nagtatagal naman kahit papaan dahil sa oracle. Okay, you can improve win rate on arms with boost or increase your rewards with staking. Okay? So, ang sabi dun, kung gusto nyo to umincrease yung rewards nyo, magkano kayo ng staking. And then, sa win rate naman. Ayan. Tungkol sa boost. Okay, sa withdraw, nakalagay na rin dito sa withdraw na the tax initially starts at 15%, reducing by 1% per day until it hits 0. So, basic na to ngayon. Each time the player withdraws PRT, the tax resets back to 15%. So, meron na siyang 15% pero hindi nila nilagay yung ano, yung allocation kung saan mabubunda. So, marketplace, magkakaroon na rin siya sa tokenomics. Pero, ito yung tokenomics. Tignan natin tong tokenomics. Okay, kakaiba yung kanilang tokenomics. This is my first time din makita ng ganitong tokenomics. Ito yung sinasabi kong staking. 2 weeks. Matagal ha, ang staking. So, as we did not want to distribute tokens through classic staking, we came up with a new way doing it. The minimum to participate in staking 100 PROT. Ayan. Different lock periods po yan. Yung 2 weeks, 0.2% per 100. So, yung 1 month, 0.4. Yung 3 months, 0.8. Yan yung calculation nila. Okay? So, example. Ito, at least kahit pa paano example. 1 win against boss earned the player with 0.43.
BROT with 5,000. Ayan nga yung sinasabi natin na BROT, lock for 1 month, magkakaroon siya ng 20% na bonus. So nasa inyo kung gusto niyo mag-invest dito. Okay? So ito na. Yung ano naman, by participating in staking and locking tokens for 3 months, you automatically participate in the Arms Legend Lottery. Okay? So every 3 weeks, we draw 3 winners from among the stakers. Tapos from 100 to 499 stock BRT 1 common. So from and nakalagay din dito. So good luck, nakalagay din. Boost win rate. Okay, so the cost BROT varies depending on the rarity, ayun nga, of arms being fed. So sa common, $20 in BROT, ayan sa legendary, $15 in the BROT. So on the top of that, yun nga yun, sa BNB gas fee, lang yung may gas fee. So at and 50% of the gas fees will be used to buy back BROT. So ayun pa paano dito nakalagay yan. All PROT used to boost win rate are burned. So which is kahit paano minaburned. Okay? So ito yung improved rarity. O diba? Which is para siyang laro ng Polka Monster. Diba? Kaya boost rarity. Na manggagaling ka sa ganito. And if they are common, then it will become rare. If they are rare, then become epic. Epic cannot be upgraded. Ayan, nauna na kayo. Epic cannot be upgraded to legendary. But you have 3 chances of getting an extra upgrade. So upgrade a common to epic or rare to legendary. Okay, the cost of BRT depending on the rarity. Napapakain nyo nga. Ayan, 20 or 30 sa rare. So first time ko makakita yan. Tapos ito naman yung innovative tokenomics, which is for me it's kakaiba kasi innovative talaga yung kanilang wala nang it was essential for us to create a tokenomics that was different from other games. The main point was the team does not hold any tokens at any time. Okay, this will be ayan nakalagay dito, in our opinion this is the very big flaw in the usual tokenomic because it means that the teams have sell their own tokens to get paid and withdraw liquidity that was brought by the players. No way. It's a bit like Apple having to sell its own shares to pay its expenses. It doesn't make sense. So yun ang mga paratang nila or yung kanilang opinion about sa ano. In ARMS naman, there no allocation to the team nor there a fee in PROT or token that goes to the team. Of course, only we should make money from our work with a devised a system of fees in BNB. So yun lang inilagay nila dito, wala talaga tong walang chart. This will sell BNB to pay ourselves, not PROT. We will have absolutely no negative presence on the chart. So yun ang kanilang kiniklaim dito, which is okay, so yung contract address nila nandito kung gusto nyo mag-invest pero walang sapilitan to. Nasa sa inyo. Okay? Tapos, ito yung kanila. Arms Legend, beware of scams. So, protein, PROT, 18, ayan, 10 million. Okay, medyo, ito na yung hinahanap natin. So, ito nga. Ang laki ng kanilang game play incentive, which is 90% treasury, 0.4 liquidity, 3.3 public sale, and then the yung isang sale na isa. Okay, so nakalagay naman dyan. So sa pre-sale tapos na, wala na yan tayo magagawa. October 1 na, November, isang buwan na nakalipas sa listing. Ayan, nakakalisted lang pala na ito nung November 2 at 2 PM UTC. Tapos liquidity locker by Unicrypt. Sa roadmap naman nila, so lahat siya may check na. So website launch, Genesis sale, round 1, round 2 public sale, pancake swap. So nandito na tayo ngayon. Nasusunod naman yung kanilang roadmap. Okay, so hanggang kanilang pace lang naman or kanilang roadmap is until improve lang November.
tapos nakalagay sa phase 4 surprise na. So na-audit naman sila ni Desert. Ayan, Desert Swap Finance. Pero hindi pa rin ibig sabihin kahit na-audit na, 'di ba? May rug pull kasi nakalagay dito, may disclaimer to. Ayan. Basahin niyo na lang din siya. Desert Docs. Okay? So nakalagay naman siya dito. BEP 20 nga. Na ano siya, BEP 20 under siya. BEP 20 contract audit vulnerable check. Tapos wala naman masyadong nakita na major or critical. Wala naman nakalagay. Oh, contract code audit, contract ownership, this is not ownable token. Liquidity ownership lock, unlock. No lock in liquidity information has been found. Ewan ko lang kung ano itong ibig sabihin nito ah. Kasi nakita ko yan dito. Ayan, si PancakeSwap B2, PROT type BSUT, yung LP. So, pa-correct lang ako kung ito talagang LP kasi hindi nakikita ni BS Check EU or ni yung isa, yung token sniff. Okay? So, sa holders, kung mapapansin nyo dito, ayan, nakalock naman siya yung 98% Unicrypt. Oh, Locker V2. Nakalock naman siya. Hindi ko lang alam dito. Okay? So, contract code audit, no mint function. This contract cannot mint new PROT token. So, which is good. Ayan. Mint function was not found in the contract code. So, ito yung kanilang ano, website. So, ito lang ang nakalagay. Kasi nga, this does not meet 3-year minimum we like to see on new project. Kasi nga, hanggang November lang yung kanilang roadmap. Okay? So, wala naman masyado ding tas hindi rin sila pumasa kasi ang meron lang sila dito sa social media is Twitter lang, at least 3 social media networks were found. So naka-X yan. Top token holders, okay, nandito din. Ayan, location audit, hindi nila dine-clear. Typical yan. Tapos yung ano nila, hindi picturized yung kanilang mga tag nito, walang picture yung kanilang ano. Pero itong Max, meron itong AMA with BSC Army sa YouTube. Yan, makikita nyo yan. Siya dyan. So, the founder of this project has been Desert Docs. The roadmap was found on the official website. So, nandito. Okay naman. Yun lang din. Basic kasi, mas maganda ang Certic mag-audit talaga, sin literal. Okay, ito nga yung sinasabi ko. Ayan. Tapos sa social media, ayan, puro Telegram sila. Wala nga silang Discord eh. Ayan. So, ito lang yung ARMS, no? Napaka-basic lang. Kung gusto nyo sumali, so, tinignan ko yan. Ito yung kanila. Ayan, yung Prot BNB. Ewan ko lang kung bakit BUSD yung nakikita. Ito yung nakikita ng LP. Ayan. Yung ano, tas ito yung isa. LP Holdings, $380, yung isa $850 is, which is na nakalock naman siya. Yun kasi yung minsan nang titignan, dapat nakalock, kasi kung hindi siya nakalock, di ba, baka mamaya pagising nyo wala na pala kayong hindi yun na makita yung ano, yung tokens nyo. Okay, so pero ingat pa din kayo na hindi ko naman sinasabi na mag-invest na kayo dito sa game, no? Basta nasa sa inyo pa rin. Mahirap kasi sabihin na legit project, tapos hindi pala. Okay? So, ito yung tinitignan natin. Ayan. Nakalock yan ng Unicrypt. Tapos, itong isa, ewan ko lang kung nakalock din tong $350 na to. Hindi siya nakalock. 100%. Ayan. Naglaro na dito sa November 2, natapos na yung buy and selling. So, nagpump na dito. Nandito na kami ngayon. Medyo mataas na siya. Ayan. Okay. Tapos, ito nga yung LP nila, which is lock. Tapos, ito yung kanilang holders ng token.
Ayan, which is nakalock naman yung 3 major holder. Ito, nakalock naman silang lahat. Pati itong isang BROT BUSD nakalock din naman siya. So, sa contract, so tignan natin dito kung tama. Wala naman din. Ayan, wala ring account address, no? Tapos, hindi kasi siya makita dito sa ano. Baka maguluhan kayo kasi pag pinakita ko sa inyo eh. Baka ano yun, dito sa BS Check EU. Ayan. Kasi ginawa to, nakalagay dito kasi, no? Kaya risky. Ha, nipat. Ayan, was unable to sell. Please check the first transaction, Pucoin. Pero kinuha ko tong contract address nila to dun mismo sa website nila. Dito sa papel. Ayan, baka mali kasi ako nang na-copy paste o copy F9D o F9D. So nakalagay dito, try nyo daw muna kasi naka-honeypot siya. Okay, so pero may nakalagay din dito, error, return, execution reverted. Okay, pero kasi kung naka-honeypot yan, dapat di na makakapag-withdraw doon sa coin. Ayan, eh nagkakaroon dito yan sa buyer. Tapos sa seller naman, may nagbenta ng $333,000. Okay, pero may mga bumili. Ayan, laki ng binili nila, oh. Si A2B. Kung titignan nyo naman dito, hindi po masasa standard tong kung yung kanilang contract na non-standard one. So cannot read contract owner, tapos check the wallet, cannot check. Tapos sa LP, ewan ko bakit hindi makita dito. Pero doon nakikita naman eh, sa Pucoin. So sa dev wallet, wala namang alarming. Dev pala yung 0.333 na nakita dito. Si 0.333. Ayan, so hindi naman ganun kalakihan yung kanyang wallet. Basta nakalock na to, which is good. Hindi na kayo mararag pull within the day. Baka slow rag pull lang. Okay? O, ito, opinion ko lang yun ha. Baka may magalit sa akin. Tapos ito, yung kanilang token sniff. Ayan. O, nakahanipat daw at this time. Unable. Okay? Sell, ano, token is sellable. Natahanipat at this time. No, naka-X siya. So, yung risky niya is 15 out of 100. So, pero kung titignan nyo pa dito, verified naman siya. Tapos meron ding similar token. Ownership renounced na pala to. Kaya pala nila pinagmamayabang. Kaya hindi ko na rin pala makita. Dead address na pala dun sa BSCAN. So, creator's wallet, 0. All other holders possess less than 5%. All wallet contain substantial amount. Ang nakalagay dito. So, tignan natin natin to. So, ayan. Nakalock naman eh. Wala, may ito lang tatlo na medyo malalaki pa rin na hindi nakalock. Okay. So, liquidity pool. Hindi nila makita yung LP. Ayan. Hindi nila makita dito. Walang laman. Oh, bakorek lang kung tama ba yung pagtitiin ko dito kay Pucoin ha. Kasi nakalagay naman din dito, LP Holdings eh. Ayan. Sige. Tapos, dito naman tayo ngayon. Ito yung kanilang mga kakapikat na same tokens, similar tokens. Okay. So, yun lang ang ating inano dito. Pag-check natin dito kay ARMS. Nasa sa inyo pa din, no? Kung gusto nyong mag-invest dito sa game na to. Ayan. As undeclared naman nila, is under naman daw to ng Oracle. And then, undeclared nila, wala daw hawak yung Debs wallet, as in zero. Kung ayaw nyo mag-mint, try to wait para sa March, November 5, kung ilalabas pa talaga nila yung marketplace. So, kung nakulangan pa rin kayo sa paghahalungkat ko dito, try nyo rin mag-research pa rin, no? Invest,
mag-invest lang kayo nung akala nyo pwede nyo ipatalo or yun yung kaya nyo ma-afford na yung extra money lang. Yun lang lagi ko sinasabi na huwag kayong uutang. Diba? Because NFT game nowadays is a big, big risk. Hindi natin alam kung sino ang tama at sino yung legit or kung sino yung hindi legit. Okay, pero kasi sa gantong ano, medyo kakaiba to. Ayan. Medyo pati yung website nila which is kakaiba. No? So, medyo para sa akin, medyo scary siya. Para sa akin, opinion ko lang yon naman. Para sa akin lang. Pero kung malakas loob nyo, try to invest here na lang. Walang pilitan. Okay? Yun lang po mga kalakot tayo. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Arms Legends.